naawa si Gemily sa kanyang ama dahil sa pinagdaanan nito at gusto man niyang pagsabihan ulit ang kanyang ama ngunit mas mainam na hindi na lang. Dahil ipapalabas naman din daw sa kabilang tenga ang kanyang mga sinasabi. At aalis na sana si Gemily ngunit bigla siyang hinawakan ng kanyang ama at humingi siya ng tawad. At mauman din sa lahat ng kanyang mga ginawa at parang hindi daw siya nagpakama para kay Gemily. Kaya nagpakumbaba na lang si Obet at sinabi niya na itatama raw niya lahat ang kanyang mga nagawang mali. At kasalanan upang masuportahan pa niya ang kanyang anak samantala nang pumasok naman si Genius Annalyn ay naabutan niya ang mag-amang Obet at Gemily na magkayakap. At nagkabati na sila kaya masayang masaya si Genius Annalyn dahil nang dahil pa rin sa kanya ay okay na si Gemily at Obet. Kaya laking humpay na pasasalamat ang ginawa ni Gemily kay Annalyn dahil kung hindi dahil sa kanya ay magkaaway pa rin daw sila ng kanyang ama. Samantala nagtataka naman si Genius Annalyn kung bakit parang affected si Dr. Kitty Enriquez kay Bea. At parang ayaw niya itong makita kaya nagtanong na si Annalyn kay Dr. Enriquez at nalaman nga ni Annalyn ang sitwasyon at tanging nakaraan ni Bea. At naiintindihan naman din ni Annalyn si Dr. Enriquez dahil sa pagtataksil nga ng kanyang asawa. Ngunit dahil sa paghingi ni Bea ng patawad at pasensya ay napatawad naman din kaagad ni Dr. Enriquez si Bea. Kaya sinabi ni Dr. Enriquez kay Genius Annalyn na kung sakali man daw na ma-meet ni Genius Annalyn ang kanyang ama ay hindi ito magtanim ng sama ng loob. Dahil mabigat yon sa puso kung hindi raw mapapatawad ni Annalyn ang isang tao. At maaari pang sa panahong magagalit siya minsan ay pwedeng bumalik ang lahat ng mga sakit na pinagdaanan niya kung hindi niya ito makakalimutan. At dagdag din Genius Annalyn na magkaiba naman din daw sila ng sitwasyon ni Dr. Enriquez kaya pansamantala munang iniwan ni Dr. Enriquez si Bea kay Annalyn. Dahil may iba pa din siyang pasyenteng kailangan niyang aasikasuhin kaya hindi makatanggi si Genius Annalyn. Kaya sinunod niya si Dr. Enriquez kaya dahil sa pinagbili ni Dr. Enriquez si Bea sa kanya ay nagkwentuhan si Genius Annalyn at si Bea. At nalaman ni Annalyn ang kwento ng buhay ni Bea at naawa naman din si Genius Annalyn dahil parang ang lungkot-lungkot raw ng buhay ni Bea. At dito na po nagtatapos ang ating Abot Kamay ng Pangarap Advance Update. Muli maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell para lagi tayong updated.